So, kailangan tama yung pagkain natin. Hindi kulang, hindi sobra. Magbibigay lang ako ng isang example ng magandang nutrition plan para magkaroon tayo ng motivation. Hi guys, RJ Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video ito, i-explain ko sa inyo kung paano ba tayo ma-motivate para mag-workout or kung paano ba natin makokontrol yung katawan natin para ma-motivate tayong mag-exercise na mag-exercise para na rin sa daily lifestyle natin. May nagtanong sa akin at saka may na-receive akong mga question kung paano ba ma-motivate yung sarili natin kasi minsan naiisip natin mahirap tayo ma-motivate especially kapag may time na tamad lang. Minsan tinatamad tayo kung gusto ba natin mag-workout. Yung isang araw na tinatamad ka na ayaw mo mag-workout nagiging 3 araw. Minsan hindi na 3 araw, nagiging 5 araw. At saka minsan nagiging 1 linggo o minsan nagiging forever. Hindi na tayo nakakapag-workout kasi dahil sa katamaran natin. Wala tayong motivation. Kung isa ka dito, kailangan mapanood mo itong video ko simula ngayon hanggang matapos para magkaroon ka ng idea kung paano ma-motivate yung katawan natin at the same time para sipagin ka na rin mag-gym or mag-workout. Pero bago ko umpisa itong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po muna kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka nag-upload din po ako ng video once a week or every Friday. Pumunta lang po kayo sa YouTube channel natin every Friday para makita nyo yung bago kong video. Kung mamiss nyo man yung bago kong video, huwag kayong mag-alala, basta i-click nyo lang yung notification button dun po sa baba ng video para once na nag-upload ako ng bagong video, ma-notified po kayo. Gusto ko rin po sanang i-clarify na hindi ako doktor, nutritionist, or dietitian. At higit sa lahat, hindi rin ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon at saka experience, si-share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din or yung fitness body nyo din. Okay? So, umpisahan na po natin itong video. Una po sa lahat, explain ko muna or sasabihin ko muna kung ano ba yung motivation. Okay? Kasi yung ibang tao, hindi alam kung ano ba yung motivation. Yung motivation, ito yung isang klase sa katawan natin para mag-workout tayo or para gawin natin yung isang bagay na makakabuti sa katawan natin. Kumbaga, yung motivation, kabaliktaran nito yung katamaran. Isipin mo na lang yung katamaran, minsan tinatamad ka, di ba? O minsan wala kang gana. Yung wala kang ganang yon, ang kabaliktaran nun yung motivation. Minsan kapag wala kang gana, ang kasabihin mo, nakakatamad, wala akong ganang gawin to. Minsan, kailangan mong pumasok sa work. Wala kang ganang pumasok sa work kasi wala kang motivation. Ayun yung ibig sabihin ng motivation. I-explain ko naman sa inyo kung paano natin malalabanan yung katamaran para magkaroon tayo ng motivation. Magbibigay ako ngayon ng 5 tips sa advice para ma-motivate tayo. Hindi lang sa pag-workout, pati na rin sa everyday lifestyle natin. Kasi una sa lahat, yung motivation, mahirap makuha yon. Especially kung lagi mo ginagawa yung isang bagay na mahirap, hindi mahirap, pero kumbaga parang paulit-ulit lang. Tapos syempre, kapag ginagawa mo paulit-ulit, ang maiisip mo nakakatamad na. Gusto mo nang mabago lahat, di ba? So, parang ba't ko na naman gagawin to? Kasi uulitin ko na naman to. Ito na naman gagawin ko. Okay? Para maiwasan mo yon, explain ko ngayon dito sa inyo. Tandaan nyo to, kung kailangan nyo yung isulat, isulat nyo to guys. Kasi para sa akin or para sa inyo, makakatulong to. Okay? Yung 1 tip na sasabihin ko dito, yung sleep o yung tulog. Explain ko muna yung tulog o yung sleep kung ano yung nabibigay nun sa katawan natin. Kapag wala tayong tulog, ang nangyayari niyan nai-stress yung katawan natin, especially yung mind natin, yung utak natin. Di ba, minsan, pag sinabi mong matutulog lang ako ng at least 4 hours, o minsan, sabi mong 3 hours or 5 hours every night. Yung every night na 3 hours to 5 hours, tingin mo, kumpleto ba yun or tama ba yun sa pagtulog natin para makapag-function yung buong katawan natin, especially yung utak natin, ng 24 hours or ng 12 hours sa isang araw. So, imagine mo na lang yun. Kung 3 oras lang tulog mo sa isang araw or 4 or 5 hours,
hours, tapos magpa-function ka ng more than 12 hours a day, yan ah, e tingin mo, makakayano ba yun kung ganun lang yung tulog mo, kung hindi tama yung tulog mo. So, kailangan mo, number one, yung sleep o yung tulog. Yung recommended na tulog sa adult, at least, tandaan nyo to ah, 8 hours to 10 hours, okay? Ayun yung mid-range, pero normally 8 hours okay na. Pero ako, minsan ginagawa ko yung 8 hours, hindi pa enough or kulang pa, ginagawa ko 9 hours or minsan 10 hours kung meron akong spare time. Pero kung wala, kung hindi ko man yung makuha yung 8 hours, ang ginagawa ko, 7 hours, okay na ako doon. So between 7 hours to 10 hours. Yung range na yun, yun yung kailangan yung makuhang tulog every night or every day. Kasi importante yung tulog, ayun yung number one para magkaroon tayo ng motivation or para kumanda yung feeling natin at magawa natin yung mga exercise, hindi lang exercise o yung workout, pati na rin yung everyday lifestyle natin ay gumanda yung mood natin. Number one tip ko yan. So, kailangan magkaroon tayo ng enough na tulog between 7 to 10 hours. Okay, tandaan nyo yan. Number two. Teka, nandito sa phone ko. Sinulat ko to eh, lima eh. Mahirap ma-memorize kung marami yun. So, sinulat ko dito sa phone ko. So, number two, yung surrounding. Ayan, nakasulat yan dito. Yung surrounding, ba't ko nilagay yung surrounding? Ano ba ibig sabihin ng surrounding? Yung surrounding, yung kasama nyo sa paligid nyo. Yung mga kaibigan nyo, yung mga kamag-anak nyo, or kung sino man yung kasama nyo sa bahay. Kaya ako tinawag siyang surrounding. Kasi, una sa lahat, kung yung surrounding mo o yung mga kasama mo sa bahay, kaibigan mo, kapamilya mo, kapuso mo, ano ba yan, wala akong sinasabi ako, kapuso ko or kapamilya, basta lahat ng nakasurround sa'yo, eh ang mangyayari niyan, kung ang ginasabi nila, eh huwag mo na gawin yan, walang mangyayari sa'yo. Huwag mo na gawin yan, sinasayang walang oras mo. Huwag mo na gawin yan, tignan mo, may nangyayari ba sa'yo. So, ano tingin mo, di ba? Ano? Di ba yung surrounding mo, dinadown ka, binibigyan ka ng negative thoughts. So, yung negative thoughts na yun, so kaya yung pagdadown sa'yo, hindi makakatulong yun. So, ang kailangan mo, yung surrounding mo, o yung nagbibigay sa'yo ng mga advice, o yung nakakasama mo araw-araw, eh kailangan bibigyan ka nila ng positive thoughts or positive idea sa ginagawa mo or sinusuportahan ka nila. Okay? Kasi kung wala kang moral support or wala kang support na kahit ano nangyayari, eh ang mangyayari niyan, eh madadown ka na ng madadown, eh, yung motivation mo, ang mangyayari, eh walang mangyayari. Yung motivation mo, kumbaga wala kang makukuhang motivation sa kanila. Instead na motivation, eh mangyayari sa'yo, eh tatamarin ka na lang. Sabihin mo na lang, oh tama ka, di ba? Ba't ko pa gagawin to, di ba? Diba, tama ba ako? Kung tama ako, comment kayo sa baba kasi importante yon. So, yun yung number two tips ko dito. Yung pangatlong tip ko naman dito, tandaan nyo, dito uli, basahin ko muna. Okay? Yun, scheduling. Yung scheduling, important ito guys. Kaya ako sinulat yung scheduling kasi, una sa lahat, kung wala kang scheduling o yung gagawin mo araw-araw, sabihin na natin Monday, ito gagawin mo, Tuesday, ito gagawin mo, Wednesday, gagawin mo. Kung wala kang scheduling na sinusunod or fina-follow, arresting yun eh. Kung wala kang schedule na pinapalo, eh ang mangyayari niyan, dating ng araw ng Monday, example to ha, pagdating ng araw ng Monday, eh gagawin mo, ano bang gagawin ko uli? Wala kong scheduling, wala kong gagawin. Diba? Ang mangyayari sa inyo niyan, eh manghuhula ka lang kung ano gagawin mo, tapos wala kang exact time kung ano yung gagawin mo. Kumbaga, wala kang exact time na para sundin kung ano yung dapat mong gawin. Diba? For example, Monday, ito, ginawa mo, may schedule ka. Tapos Tuesday, ito naman, wala kang schedule, pero may kailangan gawin. Nakalimutan mo, di ba? So, kung wala kang schedule, ang mangyayari niyan, yung motivation mo, magagawa mo nga nung Monday kung ano yung dapat mong gawin. Eh, yung Tuesday, wala ka namang schedule. Eh, ang mangyayari niyan, yung motivation mo, eh, sabihin mo, ay, wala pala akong gagawin. Kumbaga, wala pala akong schedule para sa araw na to. Eh, ang mangyayari niyan, eh, yung motivation mo, parang magagawa mo, tatamarin ka na lang, di ba? Kasi wala kang nakalagay na schedule, wala kang sinusunod. So, yun yung pangatlo. Punta naman tayo ngayon sa pang-apat. Check ko muna ulit dito, ah. Ito, pating dito. Kaya tandaan nyo to. So, yung pang-apat, kailangan yung nutrition. Yung nutrition, guys, importante yun. Yung, alam ang ibig ko sabihin sa nutrition? Ito yung pagkain natin sa araw-araw. Maapektuhan yung motivation natin. Bakit maapektuhan yung motivation natin sa pagkain natin sa araw-araw? Ayan.
Sagutin ko yan. Yung pagkain natin sa araw-araw, importante yon. Dahil, imagine mo na lang kung kumakain ka lagi ng mga matataas na kolesterol na pagkain. Tapos, ang ginagawa mo, kumakain ka na lang ng mga matatamis ng mga pagkain. Ng kahit anong mga, kung ano lang gusto mo, hanggang mabusog ka ng sobra-sobra. Tapos, ang magagawa mo na lang, sobrang busog mo, eh, pupunta ka sa bahay nyo. Tapos, ang mangyayari, ihiga ka sa sofa, ihiga ka sa sofa, o kaya iga ka sa kama mo, eh tapos natamad ka ng tumayo, di ba? Ang mangyayari niyan, kapag tinamad ka ng tumayo, anong mangyayari? Yung motivation mo nasaan, di ba? Wala. So, kailangan yung pagkain natin, kailangan tama. Hindi tayo kakain ng sobra o hindi tayo kakain ng kulang. Ganun din naman kapag pagkain natin ay kulang. I-explain ko, bakit naman pagkakain ako ng kulang ay maapekto yung motivation natin. Okay, ito simple lang. Isipin mo, kung kakain ka ng kulang, ang mangyayari niyan, minsan mamotivate ka na gawin yung workout mo o yung lifestyle mo araw-araw, eh may isip mo, eh gutom ka, kulang yung kinain mo. Diba? Mas isipin mo lang na kumain ka kaysa gawin yung workout mo. Okay? So, kailangan tama yung pagkain natin. Hindi kulang, hindi sobra. Magbibigay lang ako ng isang example ng magandang nutrition plan para magkaroon tayo ng motivation. Una sa lahat, kailangan kumakain tayo ng carbohydrates. Yung carbohydrates ay yun yung example, rice. Alam ko naman tayong mga Pinoy. Alam nyo naman, rice is life. Diba? Tama yun? So, kain tayo ng rice, hindi ganun kadami, hindi ganun kakonti, tama lang. Pangalawa, kailangan kumakain tayo ng protein. Yung protein ay yung magkasupport sa muscle natin. So, kailangan kumakain tayo ng enough na protein. Maraming iba't ibang klase ng protein. Chicken breast, lagi kong sinesuggest yan dito sa video natin. Magandang source ng protein yan. Kung hindi man, fish or beef or lean pork or kahit anong meat na lean, hindi siya ganun kataba para mababa yung contain na fat niya sa macronutrients. Okay? Tapos, yung isang pagkain na mag-partner nun ay yung vegetables o yung mga gulay. Kahit anong klaseng gulay. Kasi yung gulay, nagpapaboost yun ng immune system natin at saka meron din yung antioxidant. So, yung antioxidant na yun, makakatulong yun para magkaroon tayo ng magandang feeling o yung mood para tumakas yung level ng sigla natin o yung motivation natin sa katawan para ma-motivate tayo para mag-workout at saka gawin yung everyday lifestyle natin. Importante yun. So, punta tayo pang last o yung panglima kong tip dito. Itong panglimang tip ko dito, pinagsama ko na yung dalawa. Ito yung mobile phone at saka social media. Bakit yung mobile phone at saka social media hindi makakatulong sa pag-motivate sa akin? Kasagutin ko yan. Kasi, una sa lahat, kung lagi ka nagmo-mobile phone, isipin mo na lang, lagi kang nasa cellphone mo 24/7. Tingin mo, mamamotivate ka pa ba na mag-exercise kung na-addict ka na sa cellphone mo or kung lagi kang nasa cellphone mo ng 24/7. Isipin mo na lang, sa 12 hours na lang yung 6 hours mo nasa cellphone lang. Tapos, yung another 6 hours mo, paano mo magagawa yun? Paano ka pa matutulog? Paano ka kakain? Diba? So, kung yung focus mo nasa cellphone lang, ang mangyayari niyan, yung motivation mo, bababa para mag-workout at saka para magkaroon ka ng healthy lifestyle. Hindi ko sinasabing huwag kang gumamit ng cellphone completely. Tanggalin mo yung cellphone completely. Hindi ko sinasabi po yan. Ang sinasabi ko dito, kailangan natin i-balance. Okay? Meron tayong time para mag-cellphone at saka dapat meron din tayong time para mag-workout. Scheduling, di ba? Yung pangalawa. Yun yun. Kung naiisip nyo, pinapasok ko dito kung ano yung sinabi ko kanina at saka ngayon, nasa isang bilog lang siya pero iniisa-isa ko siya para maintindihan nyo. Yung isa naman, social media. Yung social media, bakit ko sinama yun dito? Una sa lahat, kapag nasa cellphone tayo, ano ba yung mostly na ginagawa natin sa cellphone apart na naglalaro tayo ng games? Social media. Diba? Tama ba tayo? So yung social media, hindi ko sinabing tanggalin nyo yung social media nyo pero hindi yun makakatulong para ma-motivate tayo mag-workout. Kasi yung social media, kung lagi tayo nasa social media 24/7, ang mangyayari niyan, yung time natin mag-workout, mawawala yun. Especially ito, isang tip na lang sa last tip guys, sa social media, minsan may nakikita tayo ng mga kung ano-anong mga negative thoughts na hindi makakatulong para makapag-workout tayo. Okay? Minsan may nakikita tayong mga iba't ibang klase ng mga video na hindi nakakatulong, especially kung hindi siya katulad ng ginagawa natin. For example, kung yung gusto mo mag-workout, 'di ba? Tapos ang pinapanood mo sa social media puro pagkain, paano gumawa ng cake, paano kumain ng maraming ice cream, paano kumain ng maraming burger.
ko, 'di ba? Ano may iisip mo doon, 'di ba? Syempre kakainin mo na lang 'yon kasi ayun nakikita mo. Instead na mag-workout ka, iisipin mo kumain ka na ng mga kung ano-ano. Kasi nakikita natin sa TV, paano ba uminom ng maraming beer? Paano ba uminom ng maraming alcohol? Paano tumagal sa inuman, 'di ba? So yung mga ganung mga video na nakikita natin, tingin mo makakatulong ba 'yun para ma-motivate tayo, 'di ba? So kung yung mga nakikita natin sa social media, kailangan natin i-cut, hindi naman i-cut, I mean i-minimize kung ano man yung pinapanood natin sa media. Depende na lang yan sa inyo kung ano yung papanoorin nyo sa social media or kung ano yung i-follow nyo sa social media, di ba? So sinasabi ko lang to para makatulong ako sa inyo, di ba? Kung ano yung nakakatulong sa inyo, ayun yung gawin nyo. Kung ano yung hindi, ayun yung kailangan natin iwanan or i-block sa social media. So ayun yung limang tips ko dito guys. Sana itong video ko nakatulong sa inyo, especially dun sa mga nagtatanong kung paano ba motivate yung katawan natin para mag-workout at saka sa healthy lifestyle natin sa araw-araw. So sana nakatulong to sa inyo. Kung isa ka dito, huwag mong kalimutan i-like tong video. Okay? At saka, kung nakatulong tong video ko sa inyo, sana po i-share nyo po tong video. Hindi lang po para sa inyo, para din po sa lahat. Sharing is caring. Diba? Saka ulitin ko lang po, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po ulit kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka guys, nag-upload din po ako ng video every week or every Friday. Tandaan nyo, pumunta lang kayo sa YouTube channel natin ng every Friday. Kung mamiss nyo man yung video ko every Friday, huwag kayong mag-alala. I-click nyo lang yung notification button doon po sa baba itong video para once nag-upload ako ng bagong video, eh malanotified po kayo. Okay? At saka, para makita nyo rin ako every week. Okay ba yun? So, kita-kits ulit tayo next week para sa bago kong video. I'm out for today. Thank you for watching guys. Peace.